Rape. Ano ba tong crime na rape? Sino mga pwedeng maging biktima ng crime na to? At sino mga pwedeng akusahan ng krimen na rape? Lahat ng mga tanong na yan ay sasagutin natin dito sa Rock and Law. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Attorney Carlo Ibanez. Sa umaga, isa akong abogado. Partner ako sa law office ng Chavez, Miranda and Asioche. Sa gabi naman, ako ang bass player ng bandang Hey Moonshine. Rockista ako. Check out nyo yung mga songs namin. Meron kami sa YouTube at Spotify. In fact, may bago kaming labas na kanta. Ang pamagat nito, Ilang Beses. Kasama namin ang Crystal Voice of Asia, si Sherin Regis. Akala nyo hindi siya marunong mag-rock? Well, check out nyo tong kantang to. Search nyo lang, Ilang Beses by Hey Moonshine and Sherin Regis. Mainit na kaso tong rape, no? Lalo na sa mga nangyayari ngayon. Kaya nga ang daming nagme-message sa akin na pag-usapan daw dito sa Rock and Law ang rape. Well, tignan natin sa batas, ano ba ang definition ng rape? Ito, a rape, the crime of rape, is committed by a man who shall have carnal knowledge of a woman under any of the following circumstances. Through force, threat or intimidation, when the offended party is deprived of reason or otherwise unconscious, by means of fraudulent machination or grave abuse of authority, and when the offended party is under 12 years of age or is demented, even though none of the circumstances mentioned above are present. So, yan ang sinasabi ng batas. Medyo mahaba, no? Pero don't worry, explain natin yan. So, how is rape committed, no? Sabi sa batas, rape is committed by a man having carnal knowledge of a woman. Carnal knowledge, no? Ano ba ibig sabihin niyang carnal knowledge na yan? Carnal, in Filipino or in Tagalog, laman, carnal. Knowledge, kaalaman. So, kaalaman sa laman. Yan ang sinasabi ng ng batas. Ano ba yan, di ba? Halabo eh. Ayaw na lang sabihin ng batas, sexual intercourse. Yan naman talaga ang gusto niyang sabihin eh. By any man who shall have sexual intercourse with a woman. So, carnal knowledge means sexual intercourse. It has to be under the following circumstances, no? Unang-una, force. Pinwersa ka makipag-sex nung lalaki. Well, definitely, rape yun, no? Second, threat. Pagbabanta, no? Pero take note, sabi lang dito threat. Wala naman sinasabing grave threat. So, hindi kailangan yung grave yung pagbabanta. Pwedeng light threats. Makipag-sex ka sa akin, kung hindi, kikilitiin ko ang aso mo. Or, makipag-sex ka sa akin, kung hindi, susulatan ko ang ilong mo. Diba? Rape pa rin yun. Kasi sabi, basta may threat eh. Rape yan. Intimidation or pananakot. Ano pa rin yun? Almost the same as threat. If you are deprived of reason. In other words, wala sa tamang pag-iisip. Diyan napapasok yung alcohol. Masyadong lasing. Yung tao, na-rape siya. Nakipag-sex sa kanya. Rape yun, no? Kahit nga, mataas lang yung lagnat. Nag-hallucinate siya. Wala siya sa tamang isip. Rape pa rin yun pag nakipag-sex ka sa taong yon. Unconscious, walang malay, di ba? Well, wag naman kayo makipag-sex sa taong walang malay. Unang-una, hindi lang rape yun. Ano pa yun? Walang kwentang sex pa yun, di ba? Hindi masarap yun, kaya wag ganun, di ba? Antayin nyo magising, saka kayo makipag-sex sa kanya, ano ba yan? Rape rin if you had carnal knowledge or if you had sexual intercourse with any woman below the age of 12. Yan, grabe naman talaga yan. Pag below 12, kahit na anong circumstances, kahit pa for some reason pumayag yung batang yon, rape rin yun. Yan yung tinatawag nating statutory rape. First question, sino ba ang pwedeng ma-rape? Sinong pwedeng magkaso ng rape or sino pwedeng maging biktima ng rape under sa batas? Unang-una, sabi, it is committed by a man who shall have carnal knowledge of a woman. So malinaw sa first paragraph na ang babae pwede ma-rape. Pero babae lang ba ang pwedeng ma-rape? The crime of rape is committed by a person who under any of the circumstances mentioned in paragraph 1 hereof shall commit an act of sexual assault by inserting his penis into another person's mouth or anal orifice or any instrument or object into the genital or anal orifice of another person. So hindi sinasabi dito na babae lang, no? Sabi dito any person or another person, kahit lalaki, kahit babae. Pag pinilit na ipasubo sa iyo ang etits ng ibang tao, rape yun. Worse,
Sabi dito, pag tinira ka sa puwet, rape din yun. Maging lalaki ka man or maging babae ka, pwede kang ma-rape. Isa pang tanong, sino naman ang pwedeng mang-rape? Sino ang pwedeng mabansagan na rapist? Lalaki lang ba ang nang-rape? Or pati babae, pwede mang-rape? Well, babalikan ulit natin ang batas, no? Sabi sa batas, ang lalaki, definitely. Pag pinersa mong makipag-sex sa'yo ang babae, definitely rape yan. Ibig sabihin ba niyan, lalaki lang ang rapist? Well, basahin natin ulit ang second paragraph. Sabi dito, rape is committed by any person. No? Any person. Pero sabi dito, by inserting the penis into another person's mouth. Diba? So, ibig ba sabihin yan na ano, ang pwede lang may rape ay yung may putoy-toy or yung may ano, may etits. Pag walang ano, pag walang putoy-toy, hindi pwedeng mang-rape. Yung ba ibig sabihin niyan? So ang rapist lang either lalaki ka or babae ka na nagpa-sex change ka, 'di ba? Or siguro hermaphrodite ka. Yun lang ang mga pwedeng ano, rapist. Hindi, basahin pa natin. Kasi ayon rin sa second paragraph, rape can be committed by inserting any object into the genital or anal orifice of another person. So, kung lalaki ka man or babae ka, gumamit ka ng lapis or gumamit ka ng ruler or kung ano man, telepono, talong, saging, pinasok mo sa puwet ng ano, ng kahit sino man, lalaki or babae, no? Rape 'yon. So, pwedeng mang-rape ng ganun ang babae. So, tignan natin 'tong situation na 'to, no? Meron isang lalaki. Pinilit siya makipag-sex ng isang babae. Ano, for some way, by some event, napatigas niya si Junjun, eh ayaw naman talaga niya. Tapos, nakipag-sex yung babae sa lalaki, ayaw talaga ng lalaki. Well, hindi rape yun, no? Kasi sabi sa batas, the only way that a woman can commit rape is to insert any object into the genital or anal orifice of any person. Ganun lang siya makapag-commit ng rape. Kung pinilit ka lang naman makipag-sex, well, hindi rape yun. Kung babae siya, lalaki ka, hindi rape yun. Siguro, kinky sex yun. Yun lang yun, no? Ang tatandaan nyo lang sa rape, kailangan walang consent, no? Kaya nga, usual na defense yan sa rape, eh, consent. Ba? Diba? Well, paano ba ipuprove or paano malalaman na walang consent yung tao during sexual intercourse? Ito, basahin natin sabi ng batas. Presumptions. Any physical overt act manifesting resistance against the act of rape in any degree from the offended party or where the offended party is so situated as to render her or him incapable of giving valid consent may be accepted as evidence in the prosecution of the act punished under Article 266A. Kahit anong overt act na pinapakita niya na ayaw niya, it may be considered as resistance at wala nang consent. Hindi ibig sabihin na kailangan yung babae or yung taong na-rape overtly or sinabi niya talaga na ayoko or nagpapapalag siya doon. Hindi kailangan ganun. Any overt act pwedeng makonsider as resistance. Kunwari, tumatang ka lang. Sabi niya, ganyan-ganyan ka lang. Ano, kahit anong way na to show na meron talagang overt act. Minsan, di ba, yung mga tao, lalo na pag medyo lasing, hindi makasalita. So, sabi niya, kahit hindi sabihin ayoko, pakita lang siya ng any way na ayaw niya, that will be considered as an act of resistance. So, pag pinilit mo, rape na yon. And even if the girl changes her mind, pwede pa rin rape. For example, yun ang babae ang nagyaya sa'yo. Sabi niya, punta tayo sa motel, mag-sex tayo. Diba? Meron na talagang consent. Tapos, pagdating doon, siya pa naghubad sa'yo. Diba? Tapos, nung nakapagubad ka na, nakita niya, maliit pala si Putoy-Toy, no? Sabi niya, ayoko na makipag-sex sa'yo. Pinilit mo pa rin. Sabi mo, ikaw naman may gusto nito eh. Tuloy na natin to. Wala, rape pa rin yun, no? Even if the girl changes her mind. Ano ba ang parusa ng rape? Since wala tayong death penalty now, life imprisonment. Pero may mga circumstances dapat na death penalty yan. So matindi. Matindi talaga ang rape. So, advice ko sa inyo, lalo na sa mga lalaki, huwag nyo nang pilitin. Mag-ano na lang, mag-solo na lang kayo, kayang-kaya nyo yan, diba? So that's it sa episode nating Rock and Law tungkol sa rape.
Anyway, mag-subscribe kayo dito sa Rakista Radio. Bukod sa mga ganitong video tungkol sa batas, syempre madaming video dyan tungkol sa music. Search nyo rin yung kanta namin ng Hey Moonshine yung ilang beses with Sherin Regis. Bagong-bago yan at fresh na fresh. See you next episode.